Hello world, it's a new day. Mungkin disirah sampai mereka. Disirah. Nah, apa? Bukan apa, pawai apa sih? Kusak gigi sih, no? No? Selamat kisah. Thank you, Yan. For this topic po, magbibigay tayo ng updates dun sa Kawi version natin ng incubator. Papakita tayo ng short video clip. Sa first batch na 8 po, 7 po ang napisa. And magpro-provide din tayo ng mga tips po. Sana makatulong po sa nagsisimula ng magbibreed ng manok. Kung naka-encounter kayo ng brownout, ano po yung dapat gagawin natin? I hope that you will watch the video till the end. Lalagay hanggang makompleto yung vaccine nila para iwas peste. So, ito na sila ngayon. Tinanggal ko yung, pinatay ko yung bulb kasi mainit. Baka masobraan sila. Kita natin ha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan mo. Ganyan po kaganda ang mga sisiu po natin pag nakakondisyon po. Ayan. So, second day po nila na ngayon. Lulusog po. Lagay ko ng kulay sa ibabaw. Ano yan? Non-toxic paint po yan. Para alam ko kung anong bloodline. Kasi manok panabong to eh. Ayan, di pa masyadong umiinom ng tubig. Yun po yun. Mga boss, pakita ko sa inyo ngayon no, kung paano yung gagawin pag nag-brown out. So, dun sa nakakaalam na, mas maganda yun. Kung meron din kayong mga additional tips po, pwede nyo i-leave comments sa video na to. Una po, kung for in case nag-brown out, pwede natin takpan lang dito, wag na po bubuksan. Nagtanong din sa akin kung mga ilang oras. As long hindi lagpas ng 24 hours po, okay po yun. Wag nyo na pong bubuksan. Pag lumagpas na ng 24 hours, expected po na maapektuhan yung hatching rate natin. So, ngayon, kung meron naman budget, ito yung mga kailangan natin. Ito, nasa city kami, so walang problema sa kuryente, mga maximum, mga isang oras. So, ito yung battery ng motor, Dayway. 12 volts to, 2 amps. Ay, hindi, sorry. 12 volts, 4 amps. Ayan o. STD4A. Tsaka, kailangan natin ng power inverter. Ito, 300 watts. Ito lang nakita ko sa online na na maliit na wattage. Ayan oh. Nagko-convert siya from DC to AC. Na 220 daw sasaksak natin. Tsaka, kita ko post ko sa dilit. Yung isa, yung battery charger natin. Ayan mga boss, ito yung natin oh. Yung car or motorcycle battery charger. 12 volts, 2 amps. Sana observe ko dito. Pag chinarge ko to kasi 4 amps to, abot siya ng 2 oras kasi mas malaki yung kinakain niya sa, kaya matagal ma full charge. So na-charge na to, so hindi natin kailangan to. I-connect ko lang muna, pakita ko sa inyo. So ganun lang po kadali. Ito pala yung ang setup nito or yung concept nito is katulad din dun sa solar. Kaso lang wala yung control panel dun na para sa battery kung na mag-indicate siya na full charge na siya. So, chok na to. Ano to eh, magic chok para sa mga insekto. Lalo na po kung nag-aano kayo kasi may mga sisyo na dili mapisa, lalanggamin. Kaya, lagyan ko ng magic chok. Saksak natin dito. Yan. No, walang ilaw, di ba? On natin. Yun. Ang isang oras na salba, napakalaking tulong na yan. Ang oras ngayon is 9:46 AM. Ayan po, ganun lang po kadali. Tsaka sana po makatulong to sa inyo. Kung gusto nyo man, mayroon namang available na ito, motorcycle, car, charger na mas malaki yung amperahe. Pwede rin yun sa mga battery ng truck. No, pero kung may charger kayo, pwede naman ano, for example, may charger kayo 12 volts pero 19 amps.
possible naman yun. Minsan naman, wala pala yun. 19 volts pero 2 amps. Ang ginagawa nila para mag 12 volts siya, gumagamit po sila ng step down. Meron din online eh. Yung saan ko nabili, nasa Lazada naman yan, tsaka sa Shopee. Pwede kayong mag-order dun. Iwas lang dun sa mga bugos. Meron din mga siraulo na bibenta dyan eh. So, ganun lang po siya. Yun nga, sana may mapulot kayo na idea, no? Paano kung mag-brand out. Kung dun naman po sa tower type na incubator, huwag nyo lang pong buksan. Ganun po yun. Pagkatapos po gumamit ng incubator, napisa na po yung mga itlog natin. Huwag po kalimutan mag-disinfect para ma-maintain natin ang mataas ng hatching rate. Thank you pala sa sponsor natin, sa Lysol. Thank you sa discount, Boss Bobby Nelson Labrador. And kay Aquarius Game Farm po na tumulong sa akin, nakagroup ko, para ma-continue ko yung plans ko in this breeding season. Shoutout din pala sa mga nag-feedback, mga customers ko. Kay Limor Sugin Sipain at kay Jared Ryan Pabro. Nasa page po yung feedback nila. You can see it. Thank you for watching my video. Kung nagustuhan yung video ko, huwag niyo po kalimutan i-hit ang like, share, and subscribe.